ipalabas na mga kababayan ng kanilang report yung Department of Interior and Local Government or DILG in relation sa drug war ng administrasyon ni President BBM. Bloodless po siya. Siyempre, hindi masaya yung mga kalaban ni President Bongbong Marcos, yung mga dilawan, kasi bloodless. Di ba? Walang issue pag ganun. Walang magagamit silang panira. Positive news. Walang ititira si Risa Hontiveros. Wala siyang issue. Bloodless eh. Tulad ng panahon ng kanyang tata, yung revolusyon na ginawa nila, bloodless kasi si President Apolacay, hindi gumamit ng armas. Bloodless eh. The credit should be to the President, to President Marcos Sr., hindi dito sa mga dilawan. sa kanila po, bloody. Tingnan ninyo dun sa Tingnan ninyo dun sa Minjula at saka sa Luisita, Hacienda Luisita. Bloody. Pati yung dun sa Mindanao. Panahon ni Panot, bloody yun. Pero yung war on drugs, mga kababayan, for the past 100 days ng Marcos administration, bloodless po. Hindi kayo masaya, no? mga dilawan, bloodless war versus drugs probes fruitful, sabi po ng sabi ng DILG. Basahin natin ito, mga kababayan, na balita, kasi positive news ito. Ang daming mga negative news sa paligid. Kailangan i-balance natin. The government's drive to totally eradicate the rampant illegal drug trade in the country has changed under the administration of President Bongbong Marcos. Following years of bloody campaigns under the previous administration. Talagang madugo noong panahon. Yung brand ng war on drugs, it's a bloody campaign. Pero dito ngayon, tahimik lang yung mga operations. Interior Secretary Benhor Abalo said, as he revealed the seizure of 6.7 billion worth of shabu. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mga 2 weeks ago ito. Nangyari, in the first 3 months of the current administration, imagine 6.7 billion yung nakumpiska. Without a single drop of bloodshed, proving that Mr. Marcos' bloodless war against drugs is effective. So walang binaviolate na human rights. Di ba? Ito yung laging isinisigaw ng mga dilawan, violation of human rights. Kailangan may statement din si Damaso rito. Kumusta kayo diyan? Mga taga CBCP. Bakit tahimik kayo na ngayon po yung war on drugs, bloodless, at yung presidente, Bongbong Marcos? Kasi yan si Bongbong yung presidente, bloodless. Tahimik na lang kami. What? Wala man lang ba na commendation or words of appreciation na ilalabas kayo? Mabigat ba yung kalooban ninyo? Na makita na ang isang Bongbong Marcos ayaw sa bloody drug war, ayaw niya. Ang gusto niya,
respect for human rights? Napapahiya ba kayo? Kasi laging violation of human rights yung inaakusan ninyo sa mga Marcoses. Yan, di ba? Tamimi kayo ngayon, ano? Ingawan niya, Mr. Maravillas, ayaw mong tantanan. Kantsaw ka ng kantsaw. Nire-remind natin, baka lang gusto ninyo na magsalita. Yung mga nasa oposisyon, wala man kaming narinig sa inyo. The minority black, the militant, wala man kaming marinig sa inyo. O ito, napakagandang balita. So sabi rito, not during the operations where a certain name sa Ligumba, Atadero, and Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, o kita ninyo, police pa, owner of the lending firm Wealth and Personal Development Lending Incorporated in Santa Cruz, Maynila, also seized was a sizable stash of drugs. Nagninegosyo po ng droga, police. Likewise, arrested were a certain Juden Francisco and seven others doon po sa Pasig City. Hindi in-highlights po ng mga nasa mainstream. Mabigat din yung loob nila na ipangalandakan. What? Wala niyang kakagat sa ganyang istorya eh. Kasi yan niya, hindi siya controversial. Pag niya negative news against the government, yun ang i-highlight namin. Yan man talaga yung ugali ninyo. Likewise, arrested were a certain Juden Francisco and seven others in Pasig City. According to police records, Mayo is an intelligence officer of the Philippine National Police Drug Enforcement Group. What? Kita ninyo? Even during the first month of the Marcos administration, the PNP recorded seizing 1.9 billion in illegal drugs. Kita ninyo? Ang dami na pala. May 6.7 billion, may 1.9 billion in illegal drugs. This include 2.38 kilos of shabu, 365.4 kilos of dried marijuana, more than 2.6 million pieces of fully grown marijuana plants, and 37.57 grams of high-grade marijuana. Kasama na siguro rito sa report niyong ano, nang nakumpis kayong kay Rimolya. High-grade marijuana yon, 1.2 million pesos worth. A total of 12,309 sting and search warrant operations led to the arrest of 14,737 suspects. What? Ang dami na pala mga kababayan na na-arrest. Kita ninyo? Including first 17 days of September when the PNP recorded zero deaths in conducting 1,790 anti-drug operations. Sabi ko sa inyo, timing lang yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sa war on drugs, hindi yung kada yung tulad ng panahon ni ano, ni President Digong. Lahat ng speeches niya, laging may war on drugs. At tinatakot niya lahat yung mga ano, yung mga drug lords. Tapos yung mga generals po na sabi, wala na. Ano na yung balita ngayon? Yung mga generals na pinangalanan ng ating Pangulong ni President Digong noon, ano na? O diba?
Based on the report, the government does not tolerate extrajudicial killings, particularly of drug offenders. Kasi, sabi ng ating Pangulo, sa tingin ko niya, Pangulong Bongbong, mas effective yung i-educate natin sila. Then the operations will continue but will focus on rehabilitation of the mga addicts. I-rehabilitate natin anya sila para maibalik natin sa mainstream society later on. So ganun dapat anya. Di ba maganda? Arrests were made but nobody was hurt in this classic by the book police operation, sabi po ni PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. of the operation. By the book siya. Kung ang tinuturo in school, ang kwan po nila ay to serve and protect. Di ba? Yun ang mission nila, yung trabaho. At itong mga addicts na to, naging addict, naging biktima din sila kasi biktima ng bisyo, ng droga. So give them chance. Daming problema kasi sa mundo, possibly kung anong mga kinakaharap nilang problema sa pamilya o kung ano-anong bagay, impluensya ng barkada. Why not give them the second chance na makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pag undergo sa rehabilitation. Abalos promised to continue the drug war under Marcos administration under its new method wherein no blood will be shed and instead will focus on arresting drug dealers considered as big fish. We arrest them at iharap sa husgado. Yun mga kababayan ang bagong policy ng ating gobyerno. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po Automax Radiant Serum sa mukha naman po. Pinapahid. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Saka sa mga cancer patients po, Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.